na nga, hindi kita na ipanganak! Kinampihan pa naman kita! Tapos iiwan mo ako sa ere! Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng mga piling eksena sa Abot Kamay na Pangarap dito sa Isay Story TV, tuluyan pa rin nagmamakaawa si Moira kay Robert na sa bahay na nga lang nila pag-usapan. Galit naman si Robert na gusto nga nito marinig ang paliwanag ni Moira. I-explain mo bakit dinamay mo si Zoe sa kasinungalingan mo. Mag-explain ka! Humingi naman ng tulong si Moira kay Zoe upang tulungan niya siya magpaliwanag sa kanyang daddy Robert. Ngunit tinanggihan niya ito at sinabi nga ni Zoe na magsabi na nga lang ito ng katotohanan. Muling nilaglag naman ni Zoe ang kanyang mami Moira at sinabing pinilit niya lang siya nito. Wala kang makakatulong sa sarili mo at mangyayari lang yun kung sasabihin mo yung totoo. Sinampal naman si Moira ng mga masasakit na salita ng kanyang anak na si Zoe. At naglabas na nga ito ng sama ng loob sa kanyang mami Moira. Habang inaalala nga ni Moira ang pinag-awayan nila Robert, dahilan niya nito ng kanyang aksidente. Nag-usap naman si Doc Lindon at Doc Carlos tungkol nga sa mga nabalitaan nila na totoong pangyayari at aksidente ni Robert. Si Zoe ang may gawa nun. Hindi. Nag-desisyon naman si Doc Carlos na puntahan niya si Moira sa labis nga na pag-aalala nito sa kanilang anak na si Zoe. Habang sa di inaasahan ay nahimatay na nga si Moira sa sobrang takot nito. Habang ibinalita na nga agad ni Katie, Kalalinet at Josa ang mga nasaksihan nito sa pagkumpronta ni Robert kay Moira, naalaman naman ng tuluyan ni Doc Carlos ang mga pangyayari sa kanyang mag-ina. Gusto naman puntahan ni Lynette sa ospital sina Annalyn at RJ upang kumustahin niya ito. Subalit sinamahan niya ito ni Doc Carlos upang masigurado nga rin ni Doc Carlos ang kaligtasan naman ni Lynette at Annalyn at maging ang tunay niya nga na anak na si Zoe. Hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin. I need to make sure na safe kayo ni Annalyn.